Hi guys! Second day na namin dito sa Bali, Indonesia. So, ang aga namin gumising kasi meron kaming 40 minutes na travel time sa pupuntahan namin na destinasyon. So, eto na nga, hinire na namin yung aming Grab driver kahapon. His name is Budi! Dahil sa napagaan yung loob namin sa kanya kasi hindi siya apurado, hindi katulad ng mga ibang driver na lahat-lahat i-offer sa'yo, yung mga tour guide, pero siya hindi, so medyo kalmado siya, sobrang mabait. Tapos nung binayaran na namin siya, sinobrahan namin ng konti at binalik niya yung sobra. So dun mo talaga malalaman na hindi siya rip-off. Kaya yun, hinire na namin siya as our tour guide. First destination namin, dinala niya kami sa pantay para makita yung mga dolphins. And honestly, first time ko to makakita ng malapitan na dolphins. So eto na, nag-hire kami isang gamay lang baruto. Mga 10 to 15 minutes pa na travel bago mo matuntun kung saan yung mga dolphins. Ito na nga, dumating na kami dito at ang dami namin nakitang mga dolphins. So sobra kong manol, medyo first time, manol di kuya. Perte ang syagit sa sobrang excitement. Yung nakaka-amaze dito kasi yung kulay ng dolphins, yung belly, the part niya is kulay pink. Unusual, no? Na namin na malaya na ang dami na pala namin dito ng mga bangka. So, dun ako napaisip na natitreaten kaya yung mga dolphins kasi parang hinahunt sila kasi ang dami namin. So, sabi ni Woody, parang playing ground daw nila to kasi the more na chinichase sila, the more silang nagfa-flaunt. At kung maraming isda dito na part, so dito talaga sila tatambay to feed. Sabi nga ni Woody, we were lucky kasi nadatna namin sila. Pero may mga days daw na wala talaga sila dito, mga ilang days. Kaya thankful kami nung time na to. Sobrang nag-enjoy talaga kami ng asawa ko dito, witnessing dolphins up close, memories to cherish talaga. In Bali, I recommend to visit this place, guys. It's worth seeing talaga. So after isang oras ng fun and laughter, it's time for us to head to our next destination. Pero bago yan, something caught my attention. Gusto ko muna ipakita sa inyo to, guys, kasi sobrang nagagandahan ako dito. Isa to sa mga nadaanan naming mga temple. Usually makikita mo to kahit sa daan at sa kani-kanilang tahanan may mga maliliit din sila na temple. Dito sa Bali may mga iba't ibang religion din like Buddhism, Islam, Christianity, pero majority dito is Balinese Hinduism, nasa 86%. Pero across Indonesia, majority na religion is Islam. Kaya very popular dito ang mga temple. Actually, sa mga Hindus, they call it mandir. Ito yung structure designed to bring Hindus and gods together through devotion nila, sacrifice, and worship. After nito, dinala kami ni Woody sa waterfalls kasi sabi niya kagabi, pupuntahan natin yung dagat at waterfalls. So, pupunta na kami ngayon sa falls, waterfalls. So, medyo may lalaka rin ng konti, pero okay lang. Bago mo matuntun ang waterfalls, eto muna yung madaanan mo. Thousands and thousands of hydrangea na halaman, sobrang ganda. At eto din yung ginagamit nila na flowers every time mag-offering sila. Ganda, no? May iba't ibang kulay din yan. Pinag-offering
pinapauna muna namin si Woody kasi siya yung nakakaalam. Siyempre, siya yung tour guide. Mga nasa 20 to 30 minutes yung hiking, kaya sobrang nakakapagod and medyo mainit ng konti. Pero okay lang kasi alam mo naman kung ano yung makikita mo. Worth it talaga. Akala ko, yun na yun. Bababa pa pala ng mga nasa 200 to 300 steps, as far as I know. Dito ko na nafe-feel na tumatanda na talaga ako kasi hingal na hingal ako. So, kailangan talaga magbitbit kayo ng tubig pag bumababa kayo dito kasi sobrang nakakapagod. Pero at the same time, ang ganda ng feeling kasi parang nasa in the middle of nowhere ka at you feel like you're close to the nature. Naririnig na namin yung tubig, so ibig sabihin, malapit na talaga kami sa falls. Safe daw inumin ang tubig na to kasi malinis daw. Yung iba nga daw, kumukuha ng tubig, nire-refillan yung bottle nila. Grabe, ang ganda. Kahit dito lang, solved na ako kasi natutuwa ako na makita yung mga halaman na to na nakadikit sa mga rocks. Ang ganda. Tsaka ang sarap maligo siguro kasi sobrang lamig yung tubig after ng hiking. Eto na guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda, napaka breathtaking. At naa-amaze ako dito, tingnan nyo naman yung mga halaman na dumidikit sa rocks all the way up. Grabe, katahom kidya. Kaya nagpapasalamat kami na dinala kami ni Woody dito. Kahit di namin alam kung saan nyo kami dadalhin, pero tingnan nyo naman, worth seeing talaga. Ang ganda. So after namin dito, inibitahan kami ni Woody na mag-drop by lang sa bahay nila kasi daanan lang naman. At panay ako mention ng kape kasi hindi pa kami nagkakape ng asawa ko. Sabi niya, doon na lang sa bahay, gawan ko kayo ng kape. Abaw sa akong pinsar, ano ni Ayhan nga kape man? Hinugay, kada cappuccino, kada ha? Ikaw na gani, ginauferan, mainarote ka pa. Ara, kabaladay sa bukid. Habang nasa bahay kami ni Woody, nagpaalam ako sa kanya kung okay lang ba na i-check yung maliit na temple nila. So buti naman, pinayagan ako. We may have cultural differences, beliefs, traditions, customs, values. Kailangan pa rin natin irespeto yung isa't isa. And especially na inopen niya yung tahanan niya para sa amin na strangers. Malaking bagay din yun. Tingnan niyo naman yung view habang nagpipray ka. Katahom gid! Kagang ari ay kape, abe, tilawe, tilawe. Reklamo kada kay sinanay sa likod ay duklon kagid.
akala ko uwian na. Pero sabi ni Woody, itour niya daw kami muna sa kanilang palayan. Ikaw Woody ha, akala mo naman walang palayan sa Pilipinas. Sa Australia, wala. Pero sa Pilipinas, madami. May katubuhan pa gani. Okay lang din, kasi naalala ko rin nung kabataan ko, kasi nung huhuli kami ng tawag ng snail sa Ilonggo? Kuol! Ayan, oo. Nanghuhuli kami niya ng kuol. Tapos pink pa yung kulay ng eggs na dumidikit sa dahon. Kakatuwa. Pinakita niya rin yung vanilla plant niya. Eto, yellow na papaya. Saging niya na may buto daw. Very unusual daw yun. Pinakita niya rin yung mga alagang niyang baboy. Woody's farm tour talaga to. Pati eskwelahan nung elementary pa siya, tinour niya rin kami. Saan niya kaya kami dalhin bukas? Overall, nag-enjoy talaga kami ng asawa ko. And now, heading back to the villa. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!